At sa kugnay na balitang iyan, makakapanayan po natin si Agriculture Secretary William Dar. Secretary, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po naman. Kumusta po? Opo. At Secretary, sa ngayon po ay marami po ang ating mga kababayan ang nagreklamo dahil sa doble po ang presyo ngayon ng mga gulay at iba pang agri-products matapos po ang bagyo. Ano po hakbang na ginagawa rito ng DA, Secretary? Ang ginagawa po natin ay nag-mobilize po tayo na mas maraming food supplies na galing doon sa mga areas na hindi po masyadong nasalanta ng bagyo. At we are hoping na itong mga pinakbet vegetables karamihan po ang nadali. Yung sa Cordillera naman, yung highland vegetables ay to some extent, kung sabi po ng aming regional executive director doon, opo, ay hindi masyado na damage. So we have enough supplies ng itong mga highland vegetables. Mm-hmm. Ngayon pong umiiral ang state of calamity dito po sa buong Luzon. Ay ano-ano po bang ang sakop, Secretary, ng particular yung mga agri-products na dito po sa price freeze or price control? Kaya tama po kayo, as a result of the declaration ng state of calamity ng buong Luzon, mm-hmm, yung price act ay towards price freeze ay umiiral na. Apo. At mayroon tayo dito sa sektor ng agrikultura yung mga basic agricultural commodities na mayroon ng suggested retail price. Apo. So yun po ang ipapairal natin. Mm-hmm. Maintindihan natin at this point in time na may kunting pagtaas ng presyo, mm-hmm, kasi yung supplies nga na yung supply ay naantala o kulang, mm-hmm, yung supply. But eventually, dapat mag-settle down, dapat dun sa presyo bago dumating mga bagyo. Mm-hmm. Kasi madalas po na katuwiran po ng mga tindera ay nakuha po nila sa mas mataas na presyo tulad po sa gulay at iba pang produkto na talagang tinamaan po ng bagyo, Secretary. Yeah, that's why may mga partners din tayo ng mga traders, yung mga may puso at damdamin. Apo. Na magparating dito sa Metro Manila para mas maraming food supplies at, mm-hmm, mas mababa yung presyo. Ang isa pang ginagawa po natin, mm-hmm, mayroon tayong Kadiwa on Wheels, Kadiwa online. Ito ay pinapaigting rin natin para yung mga farmers ay asosasyon nila, kooperatiba po nila, apo, ay dun sa Baksipan area ng Kadiwa na aming under coordination, mm-hmm, para mas lalo, mas marami po ang food supplies, mas ma-maintain po natin yung SRPs. Mm-hmm. Secretary, ito humbang mga supply na ito ay galing din sa Visayas at Mindanao na hindi po naapektuhan ng sunod-sunod na bagyo? Let me tell you na Visayas has just enough of the fresh fruits and vegetables, so walang, mm-hmm, masyadong maadala sa Manila. Apo. Ang mayroon po ay galing Mindanao. So, mm-hmm, yun, ganun din ang ginagawa po natin na koordinasyon. Mayroon tayong mga regional field offices doon, mm-hmm, na nagmo-mobilize para yung mga produkto na mga fresh fruits and vegetables na galing Mindanao, mm-hmm, ay may benta po dito sa Metro Manila. Apo, Secretary, so ibig sabihin dahil sa dami na po, no, at sa sapat ng supply, ay dapat ay babalik na ho sa tamang presyo at mananatili yung presyo ng mga produkto, Secretary? Yun po, mm-hmm, ang ating minimiti at in general, hopefully in due time, ay within adjusted retail price na. Apo. Karina, meron po atang nagsagawa ng inspeksyon, no? Ang DA sa Palengke, alam po, dyan po sa Q-Mart ata, no? At mayroon ho ba kayo natuklasan na mga sobra-sobra po yung patong at mataas po ang presyo ng kanilang paninda, Secretary? Ang report po na nakarating po sa akin ay may mga ilang-ilang vendor na masyadong mataas po yung pagbenta po nila ng mga commodities. Mm-hmm. So pinagpapaliwanag po natin. Yun ang unang step
para bago kung may kasalanan po sila ay we will always observe yung due process. Apo. Siguro, Secretary, matingnan din yung bukod sa mga tindera ay itinuturo nila yung kanilang yung nagsusupply sa kanila. Nagbabagsak at siguro yun din po ay maimbestigahan kung totoo na talagang kasama mataas po. Yun. Opo. Mm-hmm. Kasama po yung karamihan yung mga traders nga. Minsan may mga traders na walang puso at damdamin. Ito yung masyado nagbibigay ng mataas na presyo sa mga vendors. Opo. Okay, so saan ho ba pwedeng magreklamo yung ating mga kababayan na kapag sila po ay namalengke ay pwede po nilang reklamo kung napakataas po ang presyo? Mayroon tayong ugnayan dyan sa local government unit. Mm-hmm. Diba mayroon market superintendent dyan. Opo. So sila dapat ang una mag-monitor ng mga presyo at mag-enforce itong mga suggested retail prices. Opo. So sila po ang una rin na sumbungan ng mamamayan at we will coordinate with them in due time. Sa panguli po, Secretary, at sa panig po ng DA, ano ho ba yung inyong pong mga naibigay at ibibigay pa hong tulong sa ating mga kababayan na magsaka at maging ang mga mangisda na apektuhan po yung kanilang kabuhayan dahil po sa bagyo? Alam ninyo, ang DA ay main responsibility namin doon sa rehabilitasyon o recovery ng ating mga magsasaka at mangisda. Apo. At nakakasana yung tulong natin. Hinihintay na lang natin kung mayroon pa bang mga bagyo na darating. So we have to advise our the farmers and the fisher folk na huwag muna kung mayroon banta pa rin ng mga bagyo na darating kasi sayang lang yung itatanim. So ganun, mayroon kami ugnayan with PAGASA at hanggat wala na yung epekto or yung presence ng mga bagyo ay minabuti po natin. Opo. Na itong mga tulong ay inahanda lang natin na presensya sa mga rehiyon at mga probinsya. Opo. Mayroon tayong mga 8 billion pesos worth ng mga agricultural inputs po na ibibigay sa mga magsasaka at mangingisda. Apo. Secretary, may panawagan. Narinig ko si Governor Mamba ng Cagayan na kung pwede raw po ay sa halip na yung mga pananim o kung anuman na buto ay cash na lang daw po ang itulong sa mga magsasaka. Pwede ho ba ito galing sa DA? Ay, hindi po pwede sa amin kasi wala kaming karapatan. Apo. Na mag-convert yung inputs na ibibigay na pera sa magsasaka. Mayroon po kaming programa na as a result yung itong mga typhoons, apo, may crop insurance system. Mm-hmm. So basta naka-enroll yung mga magsasaka at mangingisda doon sa PCIC at doon din sa Farmers Registry, ay mabibigyan po sila ng 10 to 15,000 each. Apo. Now, another program na mayroon po rin tayo na pwede rin itap ng mga farmers na apektado, mangingisda, mayroon kaming sure loan program. Mm-hmm. Ang isang magsasaka po ay pwedeng umutang ng 25,000, zero interest po at payable in 10 years. Mm-hmm. So yun po ang cash component na pwede namin ibigay. Ayun. Pero dito ho, yung mga requirements, hindi naman ho masyado mahirap, Secretary, at madaling makomply ho ng magsasaka. Tama po kayo, tama po kayo. Okay, sa panghuli, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan na magsasaka at mga mangisda na apektuhan po yung kanilang kabuhayan para magbigay po ng katiyakan ng DA na inyo po silang tutulungan, Secretary? Tama po, gusto namin sa mga magsasaka at mangisda na huwag tayong mawalan ng pag-asa. Apo. Kahit may mga bagyo, may mga kalamidad na bumisita po sa atin, ay tayo being Pilipino ay magiging mas resilient pa at babangon po tayo mulit. At ang gobyerno po ninyo, mas lalo itong kagawaran ng agrikultura, ay nandyan nakahanda na tutulong po sa pagtatanim mulit. Mm-hmm. Sa mga pag-aalaga ng hayop at saka sa fingerlings
distribution po sa aquaculture. Apo. So again, tayo ay sama-sama, tulong-tulong. Maiangat natin ang ekonomiya ng bayan, maiangat natin po ang agrikultura. At ang mga magsasaka mulit ay magwagi in spite of all of these challenges and natural calamities. So let's plan. Marami pong salamat. Secretary, salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po. Ingat. Salamat po. Yan po si Agriculture Secretary William Dar.